office mate mo. Palitan mo yung pag-iisip mo. Sabi ko, meron akong office mate, lagi nalang kung magbiro, ang pangit-pangit. So ano pwede mong isipin? Talagang eto na naman ito, sasaktan na naman niya ako. O, kailangan niya ng audience. Kaya lang, very limited yung performance niya. Wala na siyang ibang alam, yun na lang. So pwede ka pa ngayon maging charitable. Meron naman nakakainis, utang ng utang. Pero pwede mo na sabihin, kawawa naman tong tao to, hindi naman kaahon na ahon. Kinapalan na ng mukha, kauutang, kawawa naman. Pwede ka pa ngayon maawa. At pwede ka pa rin hindi magpautang, naawa ka lang. Ngayon, nagpautang ka pa dahil kinaya mo naman, nagka-points ka pa. Change the way you think. Right now, think of people na nakakainisan nyo. Ba't kayo nainis? Marami naman dyan, mga Biyena, naiinis sa manugang. Hindi naman dahil nakakainis yung manugang. Dahil lang ayaw nyo mag-asawa yung anak nyo. Kahit ang napakasawa noon, si Santa Teresa de Avila, ayaw nyo pa rin. Hindi dahil talagang masama siyang babae. Wala siyang kwenta, kundi kahit sinusurong babae, hindi nyo aproban. So, paano kayo mag-isip? Hindi mo kayo dapat mag-isip na, salamat, matanda na ako, malapit na ako sigurong sumakabil ang buhay, at least may kasama yung anak ko sa buhay niya. Hindi yung sisiraan mo na sisiraan yung manugang mo, paghihiwalayan mo sila, at sabigla ka mamamatay. Sino ngayon ang kasama ng anak mo? Mabuti sana kung mabubuhay ka forever. Kaya sinisip mo, bakit ba ako ganito mag-isip? Ba't ako naiinis? Nakakainis ba siya? O masama lang ang takbo ng utak ko? It's all the way you think. And as we have said, kahit matatong nakakainis siya, kung magpapasya kayong hindi kayo maiinis, hindi pa rin kayo maiinis. Ibahin mo ang iniisip mo tungkol sa kanya, sino man siya sa iyong buhay. Change your perception. Isipin mong blank lang naman siya. At ito yung key para hindi mainis. Isipin mong blank lang naman siya. Ano yon? Iniinis ka, ang chismosa niya, tanong ng tanong, nakakairita, isipin mong mausisa lang talaga siya. Ganyan lang talaga yan, walang magawa. No? Ngayon, lagi kanyang nagagawa ng hindi tama, isipin mong nagkakamali lang naman siya. Hindi naman niya sinasadya, talaga lang kulang. No? Limitado lang naman talaga siya. Yung parang nasasakal ka na sa kanya, napaka-aggressive. Isip mo, kandara pa lang naman siya. Gusto lang niyang pumapel. No? Marami pa yan, isip mo lang na nagsisikap lang naman siya na magpasikap. Bakit kaya ganito to? Kinokontest na lang lahat ang ginagawa ko sa office, lagi nagpapasikat. Isipin mo, may mithiin lang siya, gusto niya maging manager. At sa totoo, hindi naman masamang mithiin niya yun. O kaya bakit kaya siya laging nalalakit? Pwede mo isipin, nagtatanggol lang naman siya sa sarili. Kasi nadala na siyang laging masaktan. Nang uuna na lang siya ngayon, siya na yung nalalakit. Kaya kung minsan may tao ang pangit-pangit ng ugali, ang samasang magsalita, pwede mo sabihin, who broke your heart and made you write that song? Sinong bumigo sa'yo? Sinong gumiba sa'yo at giba-giba ka? Bakit ka ganyan? Bakit ka gumaganti sa buong mundo? Anong ginawa sa'yo ng mundo? So you can be more understanding. Pwede mo sabihin, ganyan lang naman kasi isip bata pa lang. Hindi pa nagmamature. So in other words, pag sinabi mong isipin mong blank lang naman siya, baka mo maunawa. At least mapagpasensyahan. Pwede pa, baka mamahal mo pa. Kasi ang totoo, ganun lang naman talaga ang mga tao. Bihirang-bihira yung mga tao nagigising sa umaga, nakalagay agad sa plano. Siya, kanino kayang buhay ang wasakin ko ngayon? Di ba? Paano ko kaya iinisin ang binan ko ngayon? Di ba? Hanggang manigas siya. Wala namang ganun eh. Pero sa pag-araw-araw na paggagalawan natin, pagsasama-sama, natural na kakabangga-banggaan. Kasi para tayo mga bola sa bilyaran. May isang puti galing sa langit o galing sa impyerno o galing kung saang bola, tumama kung kanino, nabunggu siya, nabunggu ka rin, nakabunggu-bungguan na kayong lahat. Pero kung tutusin, hindi naman kayo nagpasimuno, yun lang puting bola. Merong nakasagasa, meron ba namang balak niyang sagasaan niya ang bata? Kaya minsan may nakasagasa, gugulpihin pa ngayon ng mga tao doon, hindi tuloy nadala yung bata sa ospital. Gumising kaya siyang hahanap ako ng sasagasaan ngayon? Nagkakaganong-ganong kasi ang buhay eh. No?
Although, mag-ingat din kayo talaga, mandurukot, saan kaya ako mandudupot ngayon? Plano na talaga yon, no? Meron talaga, pero hindi lahat ganun. At iisipin mo rin kung talagang i-stretch mo yung pangunawa mo, bakit kaya siya nandudukot? Ano nangyari sa buhay niya at wala siyang naging ibang trabaho kundi yun? Ano mga kabiguan ang gumantong sa buhay niya na naging ganito siya, distorted, warped, twisted? Maaawa ka pa. Kaya si Jesus maawain eh, kahit sa nakakainis. Kasi malalim ang pinagkukunan niya ng pangunawa doon sa tao. So just think of whoever ang kinakainis sa inyo as curious, as mistaken, maybe limited or just over-eager, insecure perhaps, trying hard, o meron lang siyang goal. Kaya ka natatapakan, may gusto siyang abutin. E pakalat-kalat ka kasi, kung hindi ka nakakalat dyan, hindi ka niya matatapakan. Defensive lang siguro siya or immature. Then you will find space in your heart to accommodate people, to understand them, to avoid getting angry at them. So, dali na. I-apply agad ang simpleng bagay nito sa mga kinakainisan nyo at i-apply paulit-ulit pag paulit-ulit kayong maiinis. Yung ganyan lang naman siya kasi blank lang siya. Nagmamadali lang siya, kaya niya ako natapakan. Diba? May problema lang siya ngayon, kaya absent-mindedly nabusan niya ako ng kape. Iniwan lang siguro siya ng asawa niya, kaya siya naiingit sa mga sweethearts. Kaya siya bitter. Kung hindi mo alam, imagine ka ng isang kwentong mahahabag ka sa kanya. Kasi kahit precise yung kwento na yun or not, napalitan yung iniisip mo. Di ba ang mahalaga yung nararamdaman mo? Di naman yung reality niya. Kasi yung reality mo, doon ka responsible for yourself and to God. So take good care of your health, your body, your emotion, your spirit. Bakit kayo maglalagay ng lason sa swimming pool na kayo din ang lalangoy? Bakit kayo maglalagay ng lason sa sopas na kayo rin ang kakain? Pero tuwing inapayagan mong mainis ka, nilalason mo ang sarili mong puso. Nilalason mo ang sarili mong buhay, sinisira mo ang sarili mong kalusugan, sinisira mo pa ang spiritualidad mo kasi baka magkaroon ka pa ng kaaway, mananagot ka pa kung lumaon. So, lagi na lang nating sabihin, huwag ka na lang mainis sa kanya. Sabihin nyo nga sa katabi nyo. Sige na. Sabi naman ang katabi nyo, o sige, hindi na ako mainis sa iyo kasi sa iyo ako inis eh. Diba? Panginoong Diyos, salamat dahil pwede kaming mapaalalahanan sa simpleng bagay na ang totoo ay napakalaki ng epekto sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming nakakainis. Pero pwede kaming pumili para huwag sobrang mainis o huwag na lang mainis kahit paano pa. Turuan mo kay Panginoon na maging conscious that we can change the way we think. And it is the way we think that make us angry. Yung paraan, direksyon, korte ng pag-iisip namin ang nang-iinis sa amin. So ang totoo, nasa kalooban namin ang problema. Wala sa labas. Hindi ito sa taong may ginawa o hindi ginawa, kundi kung paano namin binibigyan ng kahulugan ang ginagawa nila. Turuan mo kami, Lord, to discipline our thoughts. Na huwag kami pumayag na hatakin kami ng mga iniisip namin patungo sa pagkakasala, sa paggalit, sa puot, sa away. Kundi hatakin kami ng iniisip namin palapit sa inyo. Doon sa lugar na payapa ang puso namin. Hatakin kami kung saan tahimik, kung saan kami magiging maibigin, mapagpatawad, at tiwasay. The battle is really in the mind, in the spiritual realms. And so teach us, Lord, to win at that level. To win at the level of thought. Na sa isip pa lang, may control na kami. Huwag kaming sumunod sa mga kaisipan na dadalhin kami sa pagiging magagalitin. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa aming personal life. To be watchful, to be sensitive, and to reject thoughts that cause us to sin and cause us to displease you. Panandali tayo magbulay-bulay habang nakayo po sa presensya ng Diyos at patuloy na pakinggan ng udyok ng Espiritu at
nais ko nga muna kayo alalahanin nyo yung mga tao, top 5 or top 3 people na pinaka nakakainis sa buhay nyo, madaling makainis, laging nakakainis, subukan nyo in silence, apply to them yung blank lang naman kasi siya, insecure lang siya, wala lang siyang pera, bigo lang siya, malungkot lang kasi siya, and all that. Lord, sa aming pag-a-apply, guide us so that we can be more like your Son, Jesus, accepting, loving, forgiving, and therefore serene and peaceful. Let's be alone with the Lord in quiet moments.